الحمد الحمد لله لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أتنا بابوري ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at wala siyang katulad. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ay alipin at minsahiro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, ito na naman yung araw ng Juma na kung saan ay nagtitipon-tipon ang mga Muslim sa masjid upang makarinig ng isang aya o pagpapaalala ng khatib o ng imam sa kanila. Ito ay napakalaking biyaya ng isang Muslim na sa loob ng isang linggo ay maalala niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa maganitong sitwasyon. Mga kapatid sa pananampalataya, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ipinag-utos niya sa atin na matakot tayo sa Kanya at hindi tayo huwag tayong abutan ng kamatayan maliban ay mga Muslim tayo. Mga kapatid, sa araw na ito ay gusto kong iparating sa inyo ang isang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala bawat isa sa atin na tinatawag na al-zikr, yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun." Sabi niya, alalahanin niyo ako at kayo rin ay aking aalalahanin. Humingi kayo sa akin o magsyukur kayo sa akin. Ibig sabihin, humingi tayo ng syukur o yung hamd kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na yung mga pagkatapos nating kumain, sabihin natin ng alhamdulillah o kaya'y askuruka o syukran ya Allah sa mga biyayang binibigay mo sa amin. Wala takfurun at huwag kayong magkafir. Ibig sabihin mag-disbelieve kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang ayah, sabi niya, fa'idha kadaytum as-salah فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ito ay isang kautusan sa atin na pag tayo nagsala ay magdikir tayo sa Kanya. Mayroong mga naaayon kay Propeta Masallam na dikir, yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng salala. Ito ay magsisimula sa pagpasok ng sala o pag-start ng sala, hanggang matapos ang sala, at sa pagkatapos ng sala, nagsalam tayo sa kanan, nagsalam tayo sa kaliwa, andyan yung mga adkar, yung pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ay ingatan natin dahil isa sa mga sign ng taong munafik ay yung mga pagkatapos magsala ay nagdidikir sila ngunit kaunti lamang. Andiyan yung Ayatul Kursi kasama sa mga dikir
pagkatapos ng sala. Kung saan sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamut." Andiyan yung ayatul kursi, iniutos sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na basahin ninyo pagkatapos ng sala. At ang kabutihan nito, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magbasa ng ayat al-kursi in every after salah na yung far ay wala nang nakakapigil sa kanya sa pagpasok sa paraiso maliban lamang sa kamatayan. Ibig sabihin, pag namatay ang isang Muslim na nagsasala at pagkatapos magsala ay nagbabasa siya ng ayat al-kursi, paraiso. Yun ang mga kabutihan ng zikir pagkatapos ng sala. At napakaraming mga zikir. Ito ay hindi itinataas ang kamay o nag-aamin sa pagkatapos ng sala. Ito ay mga adhkar, hindi ito mga dua. Kung gusto natin magdua, maghingi kay Allah, ang pinakamainam ay yung nasa loob tayo ng sala. Lalong-lalo na doon sa mga sujud. Dahil yun ang pinakamalapit tayo kay Allah. Doon ka humingi. Sabi pa niya, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Alalahanin niyo si Allah sa inyong mga sarili nang may pagpapakumbaba at yung sikrito na pagdikir kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailangan na ipagsigawan mo o lambitin mo ng malakas na boses yung dikir. Ikaw lang at si Allah. Umaga man o sa hapon, at huwag kayong sumama o masama dun sa mga taong walang pakialam. Sa mga time o sa time ng mga sahaba radiyallahu anhum, kapag meron silang mga nararamdaman sa umaga na parang hindi maganda sa kanila, inuulit nila yung mga adhkar ng sabah. Inuulit nila yung mga zikir sa umaga. Kasi marami yan, mga kapatid sa Islam, yung mga adhkar sa umaga pagkatapos ng salat. Ibig sabihin, inuulit nila yung mga zikir kasi andun yung biyaya na ibinibigay ni Allah. Andun yung mga proteksyon para sa mga para sa syaitan, may proteksyon ka mula kay Allah sa mga sakit, sa anumang makakasira sa isang tao. Andun yan nakalagay lahat sa mga zikir sa umaga. Iniutos din na ni Allah sa atin, sabi niya, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran katira. O kayong mga mananampalataya, magdikir kayo ka Allah ng napakaraming dikir. Ang isang Muslim, hindi dapat na dumaan sa kanya ilang minuto o segundo na hindi niya maalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sasakay ka ng elevator, paakyat, subhanallah. Pababa, alhamdulillah. No? Andyan yan lahat. Sabi pa ng isang sister na pumasok sa Islam, kumakailan lamang, sabi niya, galing ako sa Baptist Bible. Dito sa Islam, mayroon ba kayong mga pag-alala kay Allah bago matulog, pagkagising, bago kumain? Mga ganyan, sabi niya. Kasi yun ang nakasanayan ko, sabi ng isang sister. Sabi ko, kung ganun lang, sa Islam, kumplito. Di pagpasok mo ng palikuran, mayroon. Ngunit ang sabi ko sa kanya, ang pinaka-the best na pag-alala kay Allah, yung la ilaha illallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wadkur ismu rabbak, wadkur ismu rabbaka bukratan wa asila. Ito yung tinatanong ng isang sister. Dito sa Islam, iniutos ni Allah
na magdikir ka kay Allah ng umaga at sa hapon. Yun ang mga dikir, andyan yan lahat. Marami tayong mababasa niyan, marami tayong makikita niyan. Ang sa atin na lang ay yung basahin at alamin at i-memorize ang mga dikir niya. Sabi ni Propeta wa sallam, kala Rasul sallam, yaqulullah, inna inda dhanni abdi, inna inda dhanni abdi bi. Sa katotohanan, ako sa aking mga alipin ay kung ano ang nasa isip niya. Ibig sabihin, kung iniisip natin si Allah ang magbibigay sa atin ng kung anumang hinihingi natin, yun si Allah. Wa ana ma hu idha dhakarani. Sabi ni Allah, ako ay kasama niya pag nagdikir siya sa akin. Pag inalala niya, ako, sabi ni Allah, kasama niya. Ibig sabihin tayo ngayon, magdikir ka kay Allah at siya'y kasama natin. Kung nasa kahirapan ng isang Muslim o sa isang lugar o isang sitwasyon na nahihirapan ng isang Muslim, tawagin mo si Allah. Napakasimple. Ya Allah. Kahit ganun lang, alam niya na tumatawag sa kanya at siya na ang bahala kung saan o ano ang pinakamaganda at pinakamadali para sa iyo sa mga oras na iyo. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ. Pag inalala natin si Allah sa ating mga sarili, alalahanin tayo ni Allah sa Kanya. Ibig sabihin, pag hindi tayo humingi o nag-alala kay Allah, hindi rin niya tayo alalahanin. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِنْهُ. Pag alalahanin natin si Allah sa isang pagtitipon o sa isang grupo ng mga tao, ay sabi ni Allah, aalalahanin ko kayo sa mas maganda pa sa inyong pagtitipon. Wa in takarraba ilayya shibran takarrabtu ilayhi dira'an. Ito ay napakagandang sinabi ni Allah. Kung tayo lalapit sa Kanya ng isang dangkal, si Allah ay lalapit sa atin ng isang dira, ganito kahaba, o isang roller at kalalati. Ibig sabihin, kung gusto nating lumapit kay Allah, mas gusto niyang lumapit sa atin. Wa in takarraba ilayya dira'an takarrabtu ilayhi ba'an. Kung tayo lalapit kay Allah ng isang dira, si Allah ay lalapit sa atin ng isang riba. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kung tayo lalapit kay Allah ng naglalakad, siya ay lalapit sa atin ng simpilis ng ukator. Ibig sabihin, kung gusto natin na mas malapit tayo kay Allah, damihan mo ang pagdikir. Dahil mas gusto ni Allah na mas lumapit siya sa atin. Mga kapatid, sa pananampalataya, mayroong sinabi ang Propeta Muhammad, ikinumpara niya ang isang taong nagdidikir sa isang buhay o kaya patay. Anabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kala Nabi SAW, masalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru masalul hayyi wal mayyit. Rawahul Bukhari. Wala kay Abi Musa al-Ash'ari, kaawaan siya ni Allah, ay nagsabi ng Nabi SAW, ang taong nag-alala kay Allah at yung mga taong hindi nag-alala kay Allah ay kagaya sila ng buhay o patay. Ang taong nagdidikir kay Allah ay buhay at yung mga taong hindi nagdidikir kay Allah ay parang patay. Napakalayo ng
agwat kung titingnan natin yung buhay at saka patay. Yung buhay hindi na yung patay hindi na nakakarinig. Yung buhay nakakarinig. Pili siyang maglakad. Mayroong pakinabang yung bangkay wala na. Ganon din ang taong nagdidikir. Kung nagdidikir tayo kay Allah, mayroon kang pakinabang. Kung hindi ka nagdidikir, wala ka rin pakinabang. Mga kapatid, sa pananampalataya, abanggit natin yung patay. Kung minsan, kakarinig tayo pag may bangkay, sasabihin nila, huwag kayong maingay dahil ang bangkay na yan, kahit bangkay na yan, ay nakakarinig yan. Yan ay mayroong problema, mga kapatid. Dahil sa sinabi ni Allah, innaka la tusmi'ul mawta. Katotohanan, hindi mo kaya maparinig ang isang bangkay. So, sabi ng Allah yun. Sa isang hadith, sabi ni Abi Huraira wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma annahuma shahida ala Rasulullah sallam anhu qal la yakdu qawma yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika wa ghashiyathumul rahmah wa nazalat alayhimus sakinah wa dhakarahumullahu fiman indaha rawahu Muslim. Ito yung mga kagandahan, kabutihan na ibibigay ni Allah sa mga taong nagdidikir. Sabi ng Propeta Sallam, sa mga taong nakaupo o mga taong nagdidikir kay Allah. Yung dikir dito, marami ang ibig sabihin. Pwedeng nagtitipo tayo, kagaya nito ngayon, o kaya mayroong mga binibigay na lecture, o kaya nagbabasa tayo ng Quran, o mga anumang pagtitipon na binabanggit ang pangalan ni Allah. Sabi niya, yung mga taong nagtitipon na nagdidikir kay Allah ay papaliputan sila ng mga anghel. At sa meaning ng hadith na yan, ang mga anghel na yan ay napakarami hanggat aabot sila ng langit. At bibigyan sila ni Allah ng mercy, ng rahma. Yung mga taong nag-aaral, yung mga taong nagdidikir kay Allah, bababa, bibigyan sila ni Allah ng rahma, ng mercy. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ at igagawad ni Allah sa kanila yung tinatawag na tranquility. Yung isang maganda, mapayapang pag-iisip. At babanggitin ni Allah ang mga tao na yan doon sa kanya. Ibig sabihin, pwede niyang ipagmalaki doon sa mga anghel na nasa langit. Tingnan mo, tingnan niyo ang aking alipin na si Pulano. Nagdidikir sa akin. Tingnan niyo ang alipin ko na si Pulana. Tumatawag sa akin. Ganyan kahalaga ang tinatawag na dikir. Mga kapatid sa pananampalataya, mayroong mga kisa o mga nangyari noon. Ja fil athar bainama Nabiyullah Dawud alayhi salam jalisun fi sawma'athu yatlu az-zabur. Nabanggit na si Dawud alayhi salam, si Propeta Dawud, si David, ay nakaupo siya, nag-aayuno at nagbabasa ng kanyang zabur, yung kanyang libro, yung Salmo ni David. Idra'a dudan hamra fitra'a, at nakita niya yung isang bulati sa lupa. Pakala fi nafsihi, sabi niya sa kanyang sarili, ma aradallahu min hadhihi dud aw dud. Ano bang gusto ni Allah sa bulating ito? Kung titingnan, wala namang kagandahan, wala namang idudulot na kabutihan o kasamaan. At iniutosan ni Allah yung dud, yung bulati na magsalita.
at nagsalita yung bulati. Sabi niya, O Nabi ni Allah, ako'y iniutosan ni Allah na magsabi sa bawat araw ng Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ng 1,000 ulit. Iniutosan ni Allah yung bulati na magsabi ng gano'n. Amma layali at sa gabi naman, sabi ng bulati na yon, inutusan din ako ni Allah na magsabi, Allahumma salli ala Muhammad, an-Nabi, al-Ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yun ang sinasabi ng bulati mula pa noon kay Dawud, na inutusan siya ni Allah na magsalawat kay Propeta Muhammad sa time pa ni Dawud. At yan ay nabanggit sa history din ni Adam alayhis salam na kanyang mahal sa kanyang asawa, ang huling mahal, ay magsalawat si Nabi Adam sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sabi ng bulati na yon, O ikaw, Nabi ni Allah, ano ang makukuha ko sa iyo? Tinanong siya ng bulati. At panadama Nabiyullah Dawud alayhi salam, nagsisi siya si Dawud alayhi salam sa pagmamaliit niya sa bulati na yan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang mga nilikha ni Allah kahit na yan ay isang uri lamang ng insikto, mayroon niyang halaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. May isang kwento, matat ibnatun ahad salihin para'aha bin manam fasa'alaha indahaliha fakalat lahu ya abati nahnu huna na'lam wala na'mal wa antum ta'maluna wala ta'malun wala ta'lamun wallahu alladhi la ilaha ghayra inna qawla subhanallah ra'aynahu huna khairan minan dunya wa ma fiha. May isang kwento na namatay ang isang anak ng isang salihin, isang mabuting tao, at nakita niya sa kanyang panaginip ang kanyang anak na nagsabi sa kanya. O tinanong niya yung kanyang anak, kumusta kayo dyan? Sabi ng kanyang anak sa kanyang panaginip, O ama ko, kami rito ay nalalaman namin, ngunit hindi na kami gumagawa. Ibig sabihin, alam na nila yung kinaratnan nila doon, alam nila yung mga nangyayari, ngunit hindi na sila gumagawa. Dahil doon sa kabilang araw o kabilang buhay, wala nang gawa. At kayo dyan, kayo ay gumagawa, ngunit hindi nyo alam. Sabi niya, sa ngalan ni Allah, na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang pagsabi ng Subhanallah, yung paragi nating sinasabi, binabanggit natin, zikir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sabi ng anak niya, ang Subhanallah na yan ay mas mabuti pa, mainam pa kaysa dunya at sa nilalaman ng dunya na ito. Itong mundo na ito. Subhanallah lang, isang Subhanallah ay mas maganda pa at mainam pa sa dunya na ito, sa daigdig na ito at sa nilalaman ng daigdig na ito. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, napakaraming kabutihan yung mga zikir na yan. Subhanallah, ibig sabihin perfecto si Allah, wala kang mapipintas sa Kanya. Sinabi ng Propeta Sallam, man qala subhanallahi wa bihamdi burisat lahu nakhlatan fil jannah. Rawah. Sino sabi niya ang magsabi ng subhanallahi wa bihamdi ay isang puno ng tamar o isang punong kahoy sa paraiso ang itatanim para sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, mayroong mga tao doon
ang dadatnan niya ay bustan, plantation ng kanyang gawa dito sa mundo. Ang mahirap pagdating natin doon, wala tayong punong kahoy. Ang isang punong kahoy na yan ay napakasarap, napakalaki, at napakaraming bunga at na hindi siya humihinto sa pagbuo. At ganyan sa surah ng Quran, lamang ito at yung walang mamamuha. Hindi napuputol yung kanya, walang season ang kanyang buo. Kaya kung gusto natin magtanim para mamaya o sa kapilang buhay, napakasindi kapatid sa pananampalataya. Sabihin mo lang, subhanallahi wa bihamdi, isang punong kahoy yan sa paraiso. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu qala Ya Rasulullah aqribu rabbuna panunaji am ba'id panunadi wa qabla an yujiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Jibrilu kad nazala alayhi bi qaulillahi ta'ala وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. May isang lalaki ang pumunta kay Propeta Muhammad sallam at nagtanong, O propeta ng Allah, o propeta ni Allah, si Allah ba ay malayo o si Allah ba ay malapit na pwede natin kausapin? O kaya si Allah ay malayo na kailangan pa natin tawagin? Bago sumagot ang propeta at salam, bumaba sa kanya si Jibril, ang anghel, na nagsabi sa kanya, ibig sabihin, sagutin mo ang tao na yon. Sa ayat mula sa Quran, sinabi niya, kung tatanungin ka ng aking mga alipin, ito'y sabi ni Allah, ida sala ka ibadi anhi, tungkol sa akin, sabihin mo na ako ay napakalapit. Sasagutin ko ang kanilang mga hingi kung sila'y hihingi sa akin. Yun mga kapatid sa pananampalataya, kung marami tayong hingi, ganun din sasagutin ni Allah yung ating mga kahilingan. Kaya napakalapit ni Allah sa atin. Huwag natin sayangin ang mga panahon na napakaiksin ng panahon na ito, itong dunya na ito. Ang life dito sa mundo ay isang pagsubok lamang. Sino ang papasa? Mayroong paraisong walang hangganan na naghihintay. At sino man ang hindi papasa, mayroon din impirnong walang hangganan na kanyang parusa. Kanat isnatani minal nisa al-mu'minati ta'budun Allah ta'budan Allah sawiyan wa ahadata nafsihima analo matat ahaduhuma qabla al-ukhra an tasta'dina Allah an tuji'u ilayhi bil manah. Mayroong dalawang babae na mga mu'minat na pareho silang nagsasamba kay Allah, pareho nilang sinasamba si Allah ng kung anumang gawain na dapat o kinakailangan iginagawa nila, at mayroon silang deal. Sabi na sino man sa atin ng maunang mamatay ay ihingi niya kay Allah na payagan siyang magpakita sa panaginip. At namatay ang isa sa kanilang dalawa at dumating kay Allah subhanahu wa ta'ala at ihingi niya na payagan siyang managinip o bumalik sa mundo at o kaya'y papaliginipan ang kanyang kasamang babae. At yun ang nangyari. Pinayagan siya ni Allah na managinip yung kasamahan niyang buhay dito sa mundo. At tinanong siya doon sa panaginip kay Pahalo. Kumusta ka na dyan? Pakalas laha anapil dyan na. Sabi nung babae sa kanyang panaginip, ako ay nasa paraiso. Sabi ng babae na nasa dito sa mundo, bima dakhaltil janna,
ano ang nagpapasok sa iyo sa paraiso? Sabi ng babae, nakapasok ako sa paraiso, adkuro Rabbi. Inalala ko si Allah minwaraik. Sabihin, yung wala yung kanyang kasama na babae, nagtikir siya kay Allah. Siya lang mag-isa. Bishayin niya alam mo bihin illallah. Walang nakakaalam dun sa pagdikir ko kundi si Allah lamang. Sabi ng babae na naginip, sabihin mo sa akin yung dikir na yun. Kasi gusto ko rin pumasok ng paraiso. Sabihin mo sa akin kung ano yung sinasabi mo sa dikir. Pakalat, kuntu adhkurullah bi khamsi kalimati. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Binabanggit ko ang la ilaha illallah na ako lang mag-isa. Wala akong kasama. La ilaha illallah afani biha umri. Binabanggit ko ang la ilaha illallah na pagbutihin ni Allah ang aking buhay dito sa mundo. La ilaha illallah yagbiru biha dambi. Binabanggit ko ang la ilaha illallah para patawarin niya ang aking mga kasalanan. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. Binabanggit ko ang la ilaha illallah hanggang sa ako'y ipasok sa aking libingan. La ilaha illallah alka biha rabbi. Binabanggit ko ang la ilaha illallah para lalaman sa aking Rabb, sa aking sakay kay Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, pag sinabi natin la ilaha illallah ay napakalaking bagay dahil doon tayo nilikha ng Allah. Ang reason kung bakit tayo nilikha ni Allah dahil lamang sa la ilaha illallah. At yun ang sinabi niya doon sa babae na yan ang sinasabi ko. Yan ang dahilan kung bakit ako nakapasok ngayon sa paraiso. Falamma laqaytullaha putihat amami khamsa turuq. Nung magkita na kami ni Allah, ay binuksan sa akin, sabi ng babae, ang limang daan. Lima na daanan. Kullu tariqin maktubun alayha la ilaha illallah. Ang bawat daan ay may nakasulat na la ilaha illallah. Wakalat lil malaika, at sinabihan ako ng malaika, sabi niya, udukhili, udukhili ayu tariqin syi'ti. Daanan mo, pasukin mo kahit saang daan gusto mong dumaan. Fa innahu yu'addi ilal jannah. Dahil ang mga daan na yan, ang hantungan ay paraiso. So napakasimpleng bagay, magaan sa dila, la ilaha illallah, ngunit napakalaki, napakabigat, mamaya insyaallah sa timbangan ng ating mga gawa. Mga kapatid sa pananampalataya, ang dikir ay isang alama, sign, na ikaw ay isang Muslim na tunay. Ang pagkatapos magsala ay napakahaba ng mga dikir dyan, kapatid sa pananampalataya. Umaga at sa hapon, maraming dikir. Nakasakay ka ng sasakyan, andyan yung dikir. Papasok ka ng mall, andyan yung dikir. Papasok ka ng palingki. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua yan pagpasok sa palingki, mga kapatid sa pananampalataya. Dahil dyan, liligtas kami Allah sa anumang kapahamakan sa loob ng palingki na yan. O kaya yung mga mo. Pag inulit mo yan 10 beses, 10 times sa morning, mayroon kang protection mula kay Allah hanggang maghapon. Mayroon kang 100 na kabutihan na ibibigay, hasana na ibibigay sa iyo ni Allah. Mayroon 100 na kasalanan ang buburahin sa iyo ni Allah. Dahil lang dyan sa pagsabi mo ng la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. At para ka rin ng palaya ng 1 taong bilanggo. Kaya napakalaki ng 1 dikir, napakahalaga sa 1 Muslim. Pagalis natin ng bahay, pagpasok natin ng bahay, pagsara natin ng ating bahay, andyan yung napaka-iksing dikir. Pagsara mo ng pinto ng iyong bahay, na walang makakabukas,
na taudyan o sino mang nilalang na may masamang balakin sa iyo o papasok sa iyong bahay. Napakasimpleng dua pagsamo ng bahay, Bismillah. Pinapaubayan mo kay Allah ang iyong buhay, ang iyong bahay, ang iyong pamilya lahat. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, huwag natin sayangin yung mga oras na wala tayong ginagawa, magdikit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Waqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala amarana salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfirlana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala adui wa adui ya Allah rabbal alamin. Allahumma dammir adaa'a ad-din wa adaa'a al-muslimin. Allahumma dammir ashaabal muhajirat wa ma'ahum. Allahumma qulhum lana wa la tukhzina. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. 5 veces 6 araw mag-alay ka.